Isang pampasaherong bus po ang tumagilid sa Pagbilao, Quezon. 17 ang naitalang sugatan. Galing Sorsogon at Pamaynila ang bus at nawalan daw ito ng preno. Makibalita tayo kay GMA News stringer Bert Abrigo. Tumagilid ang mga pasaherong bus na ito sa kurbadang bahagi ng barangay Silangang Malikboy sa Pagbilao, Quezon. Pagmamay-ari ng Filtranco ang bus na aksidente kanina madaling araw. Wasakan loob at bumper ng bus na may 33 pasaherong papuntang Maynila galing Sorsogon. Ayon sa ilang pasahero, mabilis ang takbo ng bus. Pero ayon sa driver, mabagal lang magpatakbo niya. Nawalan daw ng preno ang bus kaya sinadya niya na lang na isaltag sa gilid ng kalsada para huminto ito at hindi na mahulog sa bangin. Sugatan ang 17 pasahero. Umaapila sila ngayon ng tulong sa may-ari ng bus na hindi pa nagbibigay ng pahayag. Bert Abrigo, GMA News. Update po tayo sa balita ukol sa tumagilid na bus sa Pagbilao, Quezon. Naroon po ngayon si Maria Bulaklak Ausente. Maria, anong latest dyan? Yes, Maki, nasa zigzag road pa rin, no? Sa barangay Silangang Malikboy dito sa Pagbilao, Quezon. Yung tumagilid na pampasaherong bus, na ikwento sa atin ng isang pasahero na si Nora De Una, nung mabilis daw ang takbo ng bus pababa sa madilim na kalsada. Nagulat na lang daw siya nang sumadsad ang bus sa gilid na kalsada bago tumagilid. Nagpapagaling pa rin ngayon ang 17 pasaherong sugatan na dinala sa Jane County Hospital sa Pagbilao, Quezon. Gasgas at pilay sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tanong nila. Marami sa kanila na ipit sa dibdib ng madaganan ng mga bagahe at iba pang pasahero. Patuloy sa ngayon investigasyon ng Pagbilao, Quezon Police sa sanhinang insidente. Isasama rin daw nila, Maki, sa investigasyon ng akusasyon ng isa sa mga pasahero na may ilang police candelaria na umano'y hindi agad nakarespondin sa aksidente. Wala pang pahayag tungkol dito ang candelaria police. Sinisikap din natin ngayong kuna ng pahayag ang management ng Filtranco. At sa mga oras na ito ay sinisikap din natin tawagan itong certain Alan Pagsisihan na ayon sa isa sa mga nakausap nating pasahero ay nakikipag-ugnayan na daw sa kanila kung paano humiling sistema, lalo na doon sa kanilang hiling na sana'y mabayaran daw yung kanilang mga pagpapadama sa ospital. Maki? Maraming salamat sa iyo, Maria Bulaklak Ausente, nag-uulat mula sa Pagbilao, Quezon.